Hi guys, I'm back. It's me, Vera's Dream. So yan, kamusta po kayong lahat? Tensya na, medyo paos talaga ako ngayon. Yan, kakasaway sa mga makukulit na apo. So ngayon gusto ko lang i-share yung aking feelings, yung nararamdaman ko. Very emotional ako, pero always naman ako very emotional, pero I keep fighting talaga. Okay? So, tomorrow is April 17, 2020. Ika-fourth year death anniversary ng aking anak na si Aliyah Casey. Si Aliyah Casey, yung aking bunsong anak. Namimiss ko na siya sobra. So, yan. Sana maging maayos yung panahon bukas, hindi maulan. Siyempre, bibisitahin ko siya. Para mapagsindihan ng kandila. Madala ng paborito niya snack, favorite drinks niya, mga candy. Siyempre para masabi na rin yung mga message na gusto ko. So, ang plano ko bukas ay magdala ng balloons. Ito may sample ako. Pero, yung dadalhin ko ay hindi pa nakalobo. Okay? Doon ko na ilolobo, imamano-mano ko hipan. Tapos itatali ko. And then, yung tali, yung dulo, lalagyan ko ng pabigat para hindi mapunta o malaglag yung lobo kasi medyo nasa ilang palapag yung kanyang puntod. And then, bago ko ilobo yan, so meron ako dito mga notes at ball pen. Magsusulat ako ng mga message ko sa kanya dahil ipapasok ko sa balloons. Yan, mga message ko sa kanya. So yan, let's continue. Yan, ang inyong Bella's Dream ay simple lang yung ayos, no? Mostly talaga pag nandito lang ako sa bahay, hindi ako palayos. Minsan din, nagbablog na lang ako ng mukha akong ewan. O, ganun, basta. So, yan. Ang nararamdaman ko ay sobrang emotional talaga. So, keep fighting lang. Kasi, ang bilis ng panahon, orange na pala siyang wala. Napakalupit ang tadhana sa akin, no? Kasi, ang hirap labanan. May time na namimiss mo talaga siya, mostly. Kasi nasanay ka na katabi mo siya matulog, sabay maligo, pagising sa umaga, di ba? Yung mga salitang, Mama, gusto ko ng biskuit. Mama, gusto ko ng gatas. Yung mga ganun. Mama, bili tayo sa tindahan. Yung mga ganun. Mama, si kuya. Kasi madalas silang hindi magkasundo ng kuya niya. Tapos, yan. Yung mama, mga ganyan. Pag nawawala ako sa paningin niya. So, sa mga nakapalo sa akin, alam nila yung istorya. Doon sa una kong channel, nandun, na-share ko yung istorya ko. Marami din naman mga nakapalo. Kaya nga sabi nila, te, nasubaybin kita noon pa. Parang pangumaalaala o pagpakailanman yung istorya ng buhay mo. Oh my God. So, yun. Yung nararamdaman ko, mahirap kasi bilang nanay, kumbaga tayong mga babae, di ba rin ang walang asawa, di ba? Basta yung mga anak natin sa atin, di ba? Oo, so, kompleto yung anak natin, di ba? So, for me, kaya pag lumalabas ako, tsaka sa FB may mga nakapost, mga friendship ko dyan, hello, mga friend ko. Pag nakapost, na kasama niyo yung mga anak, especially girl, at yung malilit pa, kaidaran ng anak ko, kawangis, kamuka, alam mo yon, sobrang untouched at tsaka emotional kasi buti pa sila, kasama nila. Kaya minsan sinasabi ko, ang cute-cute, nakakaliw. Tsaka sabi ko, minsan minimessage ko, ingatan mo yung anak mo. Lagi mo siyang umalin. Kahit naman nung nabubuhay ang anak ko, lagi ko yung sinasabihin, I love you. Tapos hinahalikan ko, paborito kong part ng anak ko, yung pisngi niya, yung mga kamay niya maliliit, yung paa niya, talampakan niya, hinahalikan ko yan, di ba? Yan, tapos yung pagsayaw-sayaw niya, pil na pil niya. Sana nga lang kung nabubuhay siya, for sure, kasama ko siya ng titiktok ngayon. Kaya natutuwa ako sa mga nagtitiktok na mag-ina, na talagang nakikipagsabayan na yung anak nila. Sabi ko, sana ako rin meron, no? Kaya lang yung anak ko ay nasa heaven na. So yun, maraming mga bagay na sana, yung nagagawa ko ngayon, sana kasama siya, no? Kagaya ng halimbawa, mamisa-misa nagja-jollibee kami. Tapos yun, nagsasaya, swimming, kung ano-ano pa, kwentuhan, harutan, nakakain ng masarap. Sana lang, di ba? Isip ko na sana nandito siya, kumpleto siya. Kumpleto kami. Kaya lang nung
panahon na yon, kaya ako nag-abroad, sobrang hirap bilang single mom. Kasi lalo na sabay sila nagkakasakit. Tapos baon na ako sa utang. Pinakapalan ko yung mukha ko sa mga kapatid ko, sa mga pisan ko, sa malalayong utang ako, 300, 500, pinakapalan ko hanggang sa alam ko hindi na ako makakaulit. Kasi yung mga anak ko pa ulit-ulit talaga nagkakasakit. Para silang kambalto ko, ewan ko ba, 4 na taon yung pagitan nila, pero pag nagkasakit yung isa, ngayon, bukas yung isa, may sakit na. Talaga natataon dalawa sila ng hospital. So this time, itong huling sakit nila, yung isa lang ang nakasurvive, yung panganay ko. Thanks God, may iniwan pa sa akin si Lord. Pero yung bunso ko, yun, nasa heaven na. So yung mga ganung bagay, napaka-unfair. Yung masaya ka, tapos yung isa, wala, di ba? Yun yung mga pinakaharap ko na nilalabanan ko. Na nagsasaya ka, nakakaating ka ng birthday party, dumadaan yung bagong taon, New Year. Speaking of bagong taon, New Year, hindi ako masyado nagsasaya since then, 2018. Hindi talaga. Balance lang. Kasi ayoko eh. Feeling ko unfair. Napaka-unfair. Kasi lalo na nung nawala siya, hindi ko siya nabutan, hindi kami nakita. Sobrang sakit talaga. Wait lang. Hinto ko muna. Tutulong lalo ako. Grabe. Ayan, I'm back. So, yun yung plano ko bukas. Bira ko lang siya dalawin. Pero pag dinalaw ko naman siya, sunod-sunod. So, yun. Kasi ang sakit. Ito pa sa ugali ko. Pag dinadalaw ko siya, hindi ako bumibili ng bulaklak. Although, na-try kong bumili, alayan siya ng bulaklak. Kasi for me, bakit? Parang ang sakit. Ayoko yung pinupuntahan ko, wala na. Itong bulaklak na to represent sa patay na ng yumao na masakit. Kasi lalo na yung anak ko pa yung pinapasyalan ko. Kaya mostly pag pinapasyalan ko siya sa puntod niya, hindi talaga ako bumibili ng bulaklak. Nagtatagtad ako ng kandila. 5, 4, mga ganyan, 3. Yun. Gusto ko siyang pasyalan. Sana maging maayos bukas. Nga pala, bukas, nagpaplano kami ng buong pamilya kasama si Ma'am Jen, yung anak niya, na magsisimba. Sana maging maayos yung panahon, hindi maulan. Kasi ang hirap may kasamang maliit, yung 5 years old, 6 years old. Maliliit lang yung height nila eh. Lalo na batao, no? Diba? So, yan. Doon ko i-blow yung balloons. Pero mamayang gabi, i-ready ko na yung mga isusulat kong message para sa kanya. I will try to, video. Lagi naman ako nagbibideo pag pinapasyalan ko siya. So, yun. Tsaka ang plano ko talaga noon pa, hindi ko pa nagagawa, yung magpagawa ng pasadyang balloons na maraming kulay puti, tapos ipapalipad ko sa taas para maabot yung mensahe, yung pagmamahal ko bilang ina sa aking bunsong anak, ayan, si Aliyah Casey. Aliyah Casey ang pinangalan ko sa kanya kasi si Aliyah, isang sikat na actress, singer sa ibang bansa. Kung napapasin niyo yun, may huling pelikula sila ni Jackie Chan, ni Jet Li, nawala siya sa plane crash. Casey kasi popular ang pangalan Casey. Marami tayo dito sa Pilipinas na celebrity Casey, di ba? Kaya Aliyah Casey ang pinangalan ko sa kanya. Yun yung istorya. So, sa totoo lang, maganda po yung anak ko. Maganda siya. Kasi nung pinagbubuntis ko siya, lagi kong pinaglilihan yung mga modelo sa magazine. Sobra. Sayang nga lang. Kasi yung pangarap ko na makita ko siyang makapagtapos ng pag-aaral, makitang magdalaga, nakikita ko siya na magiging maganda talaga. Tapos, sa edad na 4 na taon, ang tangkad niya. Yung height niya, sa edad na 4 na taon, ang tangkad niya talaga. Yung height niya, pang 7 taon na. Ganon siya kataas. Promise, hindi ako nagbibiro. Kaya, sabi ko, ay buti na lang yung mga anak ko, hindi nagmana sa akin. So, yun. Kaya lang, yun nga lang. Sabi nga nila, ang buhay ay hiram lang. Una-unahan lang. Binabawi din ni Lord. Sabi nga nila, mas masakit sa magulang yung mauna yung anak mo. Kasi, di ba, mas nasanay ang karamihan na ang magulang ang nauuna kasi tumatanda na. Pero sa panahon ngayon, maraming mga magulang ang nawawala ng anak. Lalo na nung pandemic. So, yan.
Sa mga nawalan dyan ng anak, alam nila yan. Relate kayo sa nararamdaman ko. Sa mga kompleto pa dyan, huwag nyo sayangin yung mga bawat araw na kasama nyo ang yung mga anak. Kahit na pasaway yan. Iba yung feeling na sarili mong anak. Iba talaga yung galing sa dugo mo, galing sa laman mo. Yun, talagang basta yung pagmamahal talaga, pure, di ba? So, ako ganun ako eh. Kaya nung nakakasama ko ito yung anak ko, paborito kong halikan sa kanya, kamay niya, paa niya, pisngi niya. Tapos, gustong-gusto ko nagsasalita siya. Kasi nag-i-English-English yan eh. Natuto lang yan ng English. Nanonood siya ng YouTube. Marami siya mga paborito. Natawa nga ako, mission, di ko naintindihan yung salita. Yung pinapanood niya palang characters ay Russian. Naano tali ako. Sabi ko, wala, na-adapt na masyado na. So, yun lang. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo, guys. So, yun yung schedule ko tomorrow. Sana maging maayos yung panahon bukas. Bye-bye!